Chuck Mamba is back. Ito, yung isa sa pinaka-inaantay-antay ng marami. Ang tuluyang umangat si Chuck, no, sa kanilang MDL team papunta ng MPL. Ito ay matapos na umabot sa week 6 ang regular season pero tila nag-miss 2 lang, bangungot para sa Omega ang resulta ng kanilang mga laban na ibig sabihin yung mga rumor na ipinalit sa kanya ay hindi rin naman napagana. Kasunod nito, Dilar at Coach Dale na kamakailan ay napunta sa team na Burmese Gold sabay tuluyan ng tinanggal sa team na mula sa Myanmar at ang masama pa nito, tila hindi na sila aabot pa para sa qualifiers ng MSC 2024. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha. Itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan, tara! Unang-una pag-usapan muna natin itong patungkol kay Chuck Mamba dahil sa totoo lang, ultimo ang kanyang pag-akyat ay hindi pa rin nakakasiguro na siya ang susi para sa team. Hindi lang naman kasi rumor ang problema nitong Omega pero sana kahit papaano ay magawa niyang mabago ang timpla ng kanilang koponan. Dito na papasok na alam naman natin na si Chuck no ay nagpahinga noong MPL S11 na kung saan bumalik siya noong S12 para sa last dance o one last try ng team na kasama pa niya sina Kelra at Eto Max. Pero nagmisto lang mas lalong lumala ang trio nilang magkakaibigan na naging dahilan para tuluyang lisanin nina Eto Max at Kelra ang team na OMG. At syempre, ang nakakalungkot na parte para dito ay yung naiwan si Chuck No, na alam naman nating halos lahat ng dream team niya ay tuluyan ang nawala sa kanya. Ang masakit na katotohanan pa rito, kabatang, ay yung ginastusan talaga ng Onyx si Nakelra at Eto Max para sila ay makuha sa OMG pero hindi man lamang sila sumubo na isama man lamang sana si Chuck No. Pero hindi pa pala rito nagtatapos ang bangot ni Chuck No dahil mismo sa koponan niya na Omega ay bumagsak pa siya sa kanilang MDL team na ayon sa mga coach ng OMG, sila mismo ang nagbaba kay Chuck No. At ang narinig ko patungkol rito kabataan ay noong gagawa ng lineup ang Omega sa kanilang team ay halos hindi nagiging aktibo si Chuck No sa pagpunta sa kanilang bootcamp. Kung pumunta man siya ay hindi maganda ang inilalaro nito dahil o dahilan para tuluyan siyang ilaglag ng Omega sa kanilang MDL team. Pero ito na nga, sa kasalukuyan na regular season ay dumaan na ang 5 linggo at nasa hindi magandang kalagayan ng team nitong si Chuck No. At sa katunayan, yung mga ganitong week ng MPL ay lumalabas na nga sana sa tawas kung sino ang malalaglag. Pero dahil maraming mga koponan ang dumaraan sa malaking adjustment, abay hanggang ngayon, naghihilhan pa rin silang mga nasa ibaba. Kaya nagkaroon pa ng pag-asa ang Omega ni akyat si Chuck No at pakinggan ang mga kaliwat kanang komento na siya ang susi para sa Omega. Pero para sa akin, sobrang late na nitong pag-akyat nila kay Chuck No dahil makakadagdag pa ito sa laki ng pressure na papasanin niya sa MPL. Isipin mo naman kasi kabataang ang Omega ay hahabol nitong Minana o Blacklist na may 14 at 13 points samantalang sila mayroon lamang 4 points. Ang Omega ay may natitirang 4 na laban na kung saan kapag naipanalo nila ito may max points pa sila na 16 points at kaya pang makapasok sa playoffs. Pero ang makakatapat ng Omega sa Week 6 ay ang mismong Blacklist International pa kabatang na isa sa kanilang hinahabol na kung magawa silang talunin ng Blacklist abay pasok na ang BL sa playoffs at masasabi na nating laglag na ang Omega. Kumbaga isipin mo sobrang laking pressure nito para kay Chuck No dahil yung expectation ng mga tao sa'yo plus kakaakyat mo pa lamang tapos ang first match mo pa ay nagsisilbing do or die para sa team. Kaya para sa akin sa totoo lang itong pag-akyat nila kay Chuck No ay sobrang late na kabatang yung tipong parang ipinasok na lang nila kasi no choice na dahil nagamit na nila halos lahat ng option nila sa MPL.
Kumbaga parusang matatawag ito para kay Chuck noon na malamang yung iba, masaya dahil iniakyat na siya. Pero para sa akin, dumagdag lang ito sa bangungot na naranasan ni Chuck noon. Kumbaga kasama pa ito sa bangungot niya na naiwan siya ni Nakelrat eto Max, ibinagsak siya sa MDL, tapos ngayon ipapasok siya sa alanganing laban at hindi pa dyan nagtatapos ang bangungot na yan. Dahil malamang sa alamang kapag natalong Omega rito, abay makakatanggap pa yan ng pangbabash mula sa mga manonood dahil hindi naman nabigyan ng adjustment period yung tao sa mismong MPL. Pero hindi pa rin natin may aalis na baka o malay mo magawa niyang maipanalo ang laban kontra sa blacklist at malamang sa alamang sobrang laking bagay nito para kay Chuck Nu sa susunod na season. Kasunod nito, dumako naman tayo sa usapang Dilar at Coach Dale. Dahil nitong nakaraan, lamang January ay inanunsyo ang pagiging parte ni Dilar sa team na BG. Nandon yung lumipad pa siya mismo sa Myanmar para makasama ang mga players ng BG at nandon rin yung nagla-live pa nga siya sa YouTube na kasama ang mga ito sa pagra-rank game. Ngunit, makalipas ang halos 2 o 3 buwan ay bigla na lang naghanap ng panibagong team itong si Dilar na tila anong nangyari sa BG na kanyang kinabibilangan. Take note, ang Myanmar qualifiers kabatang ay mangyayari na sana sa May 9, 2024. Kumbaga ilang linggo na lang ay sasabak na sana itong si Dilar sa qualifiers para makapasok sa MSC. At sa katunayan, isa sana ang team na Burmese Ghouls sa nakatanggap ng direct invite sa qualifiers na ito na ibig sabihin, diretso na sana ang kanilang team sa makikipagbakbakan. Pero nito nga lang ay nag-anunsyo ang BG na hindi na sila parte ng mga ito na syempre magtataka ka kung bakit nangyari ito. Abay ito lang ang ating nakikitang dahilan dyan kabatang. Unang-una, katulad ng sinabi ko kanina itong si Dilar ay lumipad pa sa Myanmar at nakasama pa ng BG players ng halos ilang buwan sa pag-grind, mapa-live at mapa-screams. At dahil sa ilang buwan na ito malamang sa alamang, posibleng nakaka-scream nila ang mga teams na mula rin mismo sa Myanmar at dito ay nakikita nila ang resulta malamang na hindi umaakma para sa kanilang team. At dahil rito ay isa itong si Dilar at Coach Dale sa mga tinamaan kung bakit nagkakaganito ang kanilang team, in short, hindi gumana ang 2 PH import sa team na mula sa Myanmar. Pangalawa, posibleng may mga bagay silang hindi napagkasunduan, halimbawa sa sahod, sa bootcamp, sa mga players o mismo sa management, kaya sila humantong sa ganitong sitwasyon na kailangan silang tanggalin bago mag-umpisa ang qualifiers. Pero ang pangatlo at medyo may kalabuan na mangyari ay ang nagkusa silang lisanin itong Burmese sa personal na dahilan at yon yung hindi natin alam kabatang. Kumbaga, maalin lang sa tatlong ito ang naging dahilan kung bakit sila natanggal pa sa BG. Gayong halos ilang linggo na lang ay sasalang na sana sila sa MSC qualifiers ayon na pornada pa. Ang masama pa nito, mahihirapan na silang humanap ng team na siyang sasali sa qualifiers dahil halos lahat ay nag-uumpisa na sa kani-kanilang mga bansa. Lalo na rito kay Dilar na sobrang mahihirapan ng humanap ng team para sa MSC 2024, paswertihan na ng taga kung may Indo teams ang siyang magka-interes pa sa kanilang dalawa dahil dito pwede pang magpasok ng bagong mga player. Pero syempre, bago ko tapusin ang ating kwento, abay nais ko munang itanong dyan sa ibaba na kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit biglang tinanggal o nawala itong si Dilar at Coach Dale sa Burmese Ghouls kahit pa ilang linggo na lang sana qualifiers na? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa muling pag-angat ni Chuck Mamba sa MPL na sobrang late na nga para sa Omega at syempre sa muling paghahanap ni Dilar ng bagong koponan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.